ang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. Lindsay. Makulit, pero may puso. Handang makinig sa mga kwento mo. Alam mo, feeling ko kailangan mo na siyang iwan kasi it doesn't make sense. Ang kwento sa lihim ng liham. Gusto ko lamang pong i-share ang kwento ko dito sa lihim ng liham. It's been years na simula nung first time kong makilala ang partner ko. Online, DJ Lindsay. We were so happy together. Nagtatawagan kami almost every day. Chat. At hanggang sa pagtulog, naka-on pa rin yung video call namin. Just like others, normal na magkarelasyon lamang. LDR nga lang. Away bati. Parang aso at pusa. May time na naghihiwalay pero hindi rin naman matitiis ang isa't isa. Nagkakabalikan din. We also met na personally after a couple of years ng relasyon namin. Kaya naman mas nakilala ko pa siya, DJ Lindsay. Pinakilala niya na rin ako sa pamilya niya. Kaya naman both sides ng family namin, legal kaming dalawa. Hindi ko po na-imagine that this will be the first time na sobra sa sobra pa ang sakit na mararamdaman ko. Hanggang ngayon, bumabagabag pa rin sa akin ang sobra. Akala ko kasi okay kami. Akala ko okay siya. Akala ko mapagkakatiwalaan ko siya, DJ Lindsay. Sa una lang pala. Because he betrayed me. Hindi ko man lang nalaman na meron pala siyang girlfriend na nauna sa akin. Ilang years na rin sila nung babae bago pa naging kami. Yung ding babae, hindi niya alam na merong ibang karelasyon yung boyfriend niya. In short, pinagsabay kami, DJ Lindsay. Madali nga naman gawin yon since magkalayo kami. Tapos palagi niya pa akong binibigyan ng rason para hindi ko siya pag-isipan ng meron siyang iba. Masyado po akong napanatag. Tapos yung girl, malapit lang sa kanila. Everyone betrayed me, DJ Lindsay. Alam pala ng lahat. Pamilya niya, mga kaibigan niya. Pero ni isa walang nagsabi sa akin. Rason nila? Ayaw nilang makisali or madamay sa problema. Alam ng pamilya niya pero hindi man lang sinabi sa akin. DJ Lindsay, nung time na yon, hindi ko pa siya kayang iwan kasi sobra na akong napamahal sa kanya. Ang sabi niya naman sa akin, mahal niya raw ako. Pero mahal niya rin yung isa. Hindi
ko alam kung ano bang mararamdaman ko, DJ Lindsay. Because until now, hindi pa rin kami magkahiwalay. Pero hanggang ngayon din, sila pa nung babae. Actually, nakausap ko na po ng ilang beses yung babae. Hindi naman kami nag-away. Gusto lamang namin malaman yung kwento ng isa't isa. Sa ngayon po, DJ Lindsay, nasa Singapore na yung boyfriend ko. Or should I say, boyfriend namin. Kinuha siya ng mga kamag-anak niya para doon magtrabaho, DJ Lindsay. Bale, kami nung girl na isa, parehas na nandito sa Pilipinas. Yung mga kamag-anak niya sa Singapore, tinatanong ako kung kailan daw ako makakasunod doon. Yun din ang gusto ng boyfriend ko. Sana as soon as possible. Pero ano ba talaga ang dapat at kailangan kong gawin? Kulong-gulo na ako, sobra. Selfish ba ako kung pupunta na ako doon? Kung sosolohin ko siya? Paano naman si girl na maiiwan dito sa Pilipinas? Sa pagkakaalam ko, ayaw niya rin makipaghiwalay sa boyfriend ko. Tulungan niyo po sana ako, DJ Lindsay. More power sa iyong programa. Ako po si Yen, at ito ang lihim ng aking liham. Mas pinalakas at mas pinabonggang lihim ng liham. Ay, excuse me, ginawa ko yun para sa ating lahat, no? Diba? Thank you so much kay Sir JT. Taray, oo. Hello, Sir JT, kung nakikinig ka man. You're so taray. Anyways, wait lang. Daanan muna natin yung sa ating pang-gash or pang-cash raffle. Gusto mo yung raffle? Raffle promo si Kuya Numberto. Oo. Pabarikasyo Jr. Kuya, wala ka ng 500 pesos ha? Kasi 9:12 na, dapat 9:11 nakatawag ka na dito eh. Wow! Eh, walang winawagayway sa akin si mga OJT natin at saka si Baby Toby. Oh, wala. Ibig sabihin, walang tumawag. Mamaya ako tatawag sa'yo, Kuya. Sandali ka lang dyan, Kuya. Wait ka lang. Mahal ko, pangga ko, baby ko, this is Lihim ng Liham sa Energy FM. Ang pinakasikat na FM. Energy FM. And good morning kay Yen. Si Yen na naman problema ngayon. Meron pala siyang kahati. May kasalo pala siya. Di mo naman sinabing buffet pala yung jowa mo. Bakit buffet? Open for everyone. Di ba? Open relationship kayo, tapos hindi ka lang informed, ante, di ba? Yan talagang hirap kapag magkalayo kayo, tapos the only communication na avenue ninyo is yung cellphone, you know, tawag-tawag, video call. Iba pa rin kasi talaga yung nagkikita kayo. Di ba? So, pagkakaalam ko, bukod sa isang beses na nagkita kayo, ay witchikels nang nasundan yun, di ba, friend? Wow! Hindi na yun nasundan. Oo, mahirap talaga yan. Pero sana no, magkita kayo at saka masettle ninyo yung mga bagay-bagay. Yun nga lang kasi, ang mahirap dito, meron ka pa palang isang, di ba? Meron ka palang natatapakan na babae din, na ibang babae. Aww. Well, hindi mo naman talaga alam yun eh. Wala kang kasalanan dun. Isa ka lang ding biktima ng pangyayari. Ng krimen na yan. Hoy, krimen! Di ba?
Kasi naman eh, kapag may jowa, pumirmi sa jowa, dapat isa lang, dalawa, tatlo, di ba? Huwag ganon. Eh, ano nga bang gagawin niya? Susunod ba siya doon sa Singapore? Or dito na lang siya sa Pilipinas? Kasi naaawa daw siya doon sa babae na may iwan dito, yung unang girlfriend. At syempre, hindi niya rin naman alam kung anong gagawin niya doon. Kasi parang ngayon, torn siya kung siya ba ay magtitiwala pa rin or hindi na siya magtitiwala doon sa kanyang jowa. O sabi ng mga panggapo natin, sabi ni TPC Marge, Ate Girl, pasalamat ka na lang at hindi pa kayo kasal. Mas masakit kapag kasal na, kaya pwede ka pang bumitaw. Relate ako. Huhuhuhuy, may hugot si Ante. Ay, teka lang nga pala, babatiin ko muna yung nag-message sa atin personally sa page ko. Babati daw, nandyan siya sa Taiwan, si Dennis Palo. Hello naman sa'yo. Dennis Palo, na nandyan sa Taiwan. Hello sa'yo. Sabi ni Marilu, eh ang gwapo-gwapo naman po talaga ni Kuya. Grabe. May gold ba yung anez ni Kuya? Why? Malay natin, di ba? Sabi ni Ate Faye Lara, mag-isip ka ng mabuti. Mahirap yung ganyang situation. Totoo naman. Sabi naman ni Ryda Huariza, oo, pinagsabay niya. Yes, te, pinagsabay. Sabi naman ni Del Rio, Sarah, naku girl, wake up, mahirap yung ganyang situation. Ask mo yung boyfriend mo at mamili ka or mamili siya ng isa. Madami naman sigurong makikita na iba ikaw, di ba? Oo, yung ikaw lang talaga sa buhay niya. So true. Sabi naman ni Wengski, dapat dyan sa lalaki na yan, iniiwan. Feeling guwapo, pinagsabay pa kayo. Gina Jite. Sabi ni Arch, masyadong konsentidor ang pamilya nung guy. Pamilyang walang modo. You should leave him. Isang tropang ahas. Ahas. Kaloka. Hoy! Sabi naman ni, sino to? Ni Vance, mahilig sa buy one, take one si Koya. O sabi naman nung hindi ko maintindihan yung ano, name ng character, o yung character sa names niya, or sa name niya. Good morning po, Idol DJ Lindsay. Masasabi ko lang po sa girl, iwanan na niya. Kasi, di ba, alam mo naman na meron siyang unang karelasyon. Kasi pag pinatagal mo pa yan, lalo kang maiipit. Kausapin mo ng mabuti yung lalaki para ma-settle na. And of course, yun lang po, Idol DJ Lindsay. Shoutout naman po from Quezon City, Joshua Malavega pala. God bless, Idol. Thank you so much. Thank you din, Joshua. Quezon City. Oh, pumunta ka sa Pebbles dyan sa Don A. Roses. Oh. Kala mo. Sino pa? Elisa. Babati naman DJ Lindsay sa anak ko, Paul Vincent Ohana. Birthday niya ngayon. Thank you so much. Oh, ayan ha. Sabi ni, sino pa yung mga nandito? Alicia, hiwalayan mo na ang boyfriend mong yan. Makakahanap ka pa ng iba. Girl, mag-isip-isip ka. Good morning, DJ Lindsay. Good morning, Madam. Madam Kilay. Hoy! Si Madam Kilay dyan. Alam mo, kung gusto mong sumunod, ito na lang, di ba? Pakinggan mo yung sinasabi ng puso mo. Para sa akin, ha? Kasi ganito yan. Sa tingin nyo ba, kung hindi siya pumunta dun sa Singapore at maiwan siya dito sa Pilipinas, sa tingin nyo ba, matatahimik yung kaluluwa niya? Huy, hindi pa siya patay. Sa tingin nyo ba, matatahimik si girl, si Yen, na letter sender natin? Hindi rin, di ba? Oo, para lang yung ina sinanabulate na hindi alam kung anong gagawin niya kasi nga, hindi niya kasama si Guy. Di ba? So, kung ano man yung gusto ng puso mo, sundin mo. Kasi kahit naman sabihin namin sa'yo, bakla, na makipaghiwalay ka na dyan dahil sa ginawa niya, eh hindi ka rin makikinig. Oh, pustahan. Wow! Di yan makikinig kasi in love si Yen doon sa jowa niya. Oh. Tingnan mo, wala nga ang option. Di nga tinanong sa atin kung makikipaghiwalay na ba ako sa kanya. O talagang ilalaban ko pa to. Be, walang ganong part. Ang tinanong niya, ano ba, susunod pa ba ako sa Singapore? Ano bang gagawin ko? Ano bang kailangan kong gawin? Yun yung tinanong niya sa atin, paano naman daw yung maiiwan na first girlfriend dito o yung naunang girlfriend dito sa Pilipinas? Kawawa naman daw si Ate Girl. Oh. Oh. Diba, wala sa option, wala sa pagpipilian kung ititigil ko na ba to, makikipag-break na ba ako? Walang ganun, be. Oh, so kung ako sa'yo, kung gusto mong sumunod doon, sumunod ka na lang. Diba, kung meron kang pamasahe, di sumunod ka na lang. Yun nga lang,
Being together with that man or with that guy does not guarantee yan that he will be loyal with you or to you, di ba? Kasi maaaring kahit nandun ka na sa Singapore at magkasama na kayo sa isang bahay, eh posible pa rin na makausap niya pa rin yung kanyang girlfriend na naiwan dito sa Pilipinas, yung una, yung before ka. Wow! You see? Oo, kasi yung pagiging honest naman at pagiging loyal and faithful, eh wala naman yan sa kung magkasama ba kayo or hindi. Diba? Tsaka hindi ko kasi maintindihan, paano na ba yung level ng pagiging magkarelasyon ninyong dalawa? O, talaga bang as in 100% magkarelasyon kayo? O baka naman LDR relationship na walang kaseryosohan? Kasi pwede yun eh. Pwedeng ikaw lang yung nakakakita na, na seryoso siya sa'yo. Pero ang katotohanan ng buhay siya, hindi siya seryoso sa'yo. Diba? Kapag bored lang siya, saka ka lang minimessage. Kapag bored lang siya, pag wala siyang ginagawa at hindi sila magkausap ng original na girlfriend, eh saka lang siya nakikipag-usap sa'yo. Diba? So hindi ko alam nasang level na ba kayo. Kasi maaring para kay Yen, malaking bagay yung nangyari or sobrang lalim ng relationship nilang dalawa. Pero para dun sa lalaki, oh, wala, pre, ano lang yan, hindi seryoso yan. Wow! Diba naman, may girlfriend ako eh. Diba? Yung ganong level, you know what I mean? Sa mga lalaki at sa mga babae na kikinig sa atin. Maaaring kasi we see it as something very personal at very serious tayo sa relationship. Pero yung lalaki na yon, wala lang. Oh, for happy-happy lang, ganyan. For entertainment lang ba? Oo. Parang pang fill-in, parang filler lang siya sa tuwing bored siya. O makikipag-video call siya sa'yo, diba? Kapag wala siyang ginagawa, makikipag-chat siya sa'yo, ganyan. Papangakuan ka ng mga bagay-bagay. Mga ganyang effect. Well, yun lang yung nakikita ko. So, kahit pasabihin namin na makapaghiwalay ka na sa kanya, feeling ko naman hindi mo gagawin. So, kung ano na lang nararamdaman ng puso mo, sundin mo, sabi nga ng sex bomb. Sabi ni Nash Rain, mahirap yung ganyang relationship. Dapat isa lang ang mamahalin. O, diba? Hindi yung pinagsabay talaga kayo. Sabi naman ni Huariza, Sender, huwag kang sumunod sa Singapore. Baka iwanan ka rin ng mokong na yan. Makakakita ka pa naman ng ibang girl. O, makakita na naman po ng ibang girl. Ikaw din ang kawawa. Babaero siya talaga. Totoo naman, di ba? Sabi ni Van, siwalayan mo na yung ganyang lalaki. Sa una pa lang, cheater na. Cheater, forever cheater. Hi, judger. Ikaw naman, judger. Di ba? Watching from Tanay Rizal pa, shoutout naman po sa Favia family at mga Hawk family from UK. Hello po sa inyo dyan, mabuhay kayo. Diba? So yun lang yung masasabi ko. Kasi kung ako yan, kung ano talaga nararamdaman ng puso ko, susundin ko yun. No? Kung meron akong pamasahe papuntang Singapore, titingnan ko, sige, sunod ako doon. Tapos tingnan natin, siguro mga isang buwan or ilang linggo, stay ako doon. Kung nararamdaman kong seryoso siya sa akin, then why not? I'll stay longer. Pero if not, kung nararamdaman kong hindi siya seryoso at meron pa siyang ibang kausap, bukod sa akin, kahit nandun na ako, di pack up, alis ulit, di ba? Lakasan lang ng loob yan, naniniwala ako. Lakasan lang ng dibdib yan, patigasan lang ng mukha yan. Sabi dito, magtira ka naman ng para sa sarili mo. Hindi ka naman nire-respeto ng lalaking yan. Ang sarap batukan ng lalaking yan. At pa-shoutout naman daw sa mga guards ng Green Park. Hello! Green Park guards, hello. So yon para sa akin, kung kaya mong sumunod doon para makita mo kung anong sitwasyon niya, kung talagang, alam mo yun, may feelings ka ba para sa kanya at siya ba super seryoso sa'yo, then go, sumunod ka doon. Malay mo! Diba? Hindi natin alam what awaits you, diba? Doon sa Singapore. Pero kung hindi maging okay, edi mag-pack up ka, bumalik ka dito sa Pilipinas, start all over again. Wow! Kailangan mong pagkatiwalaan yung sarili mo na kahit maging okay man o hindi, maging maayos man yung pagtrato sa'yo kapag nasa Singapore ka na or hindi, pagbalik mo dito, kaya mo pa rin dalhin yung sarili mo at kaya mo pa rin tumayo sa sarili mong mga paa. Kaya mong dalhin yung sarili mo. Yun yung pinaka-importante doon. Kaya lakasan lang ng loob, tigasan ng mukha to, friend. Kasi kapag lagi tayong lalamya-lamya sa buhay, di ba?
Pag lagi tayong hindi decisive sa mga bagay-bagay, walang mangyayari sa atin. Dapat malakas lang ang loob natin palagi. Yun ang very, very important. Kahit saan yan, lalong-lalo na sa relasyon, dapat malakas yung loob mo. Sa negosyo, sa trabaho, oo, with everything, dapat malakas ang loob mo. Wow! So pag hindi mo tinry, you'll never know what's going to happen eh. Pag hindi mo tinanong, kapag hindi mo sinabukan, hindi mo malalaman kung ano yung tamang sagot o ano yung tamang experience o ano yung tamang explanation pag hindi ka nagtanong at hindi mo sinubukan. Okay? So yan, subok lang ng subok. Subok ha, hindi yung ano. Hoy, hindi yon. Oh, green-minded. Ay, si kuya kung ano nung pinag-iisip. 24 na po ng nagmamagandang morning, and I wish you well yan kung ano mang maging decision mo sa buhay. Basta always choose yourself no matter what happens, okay? This song is for you at 9:25. Here is Moira De La Torre with the song Paubaya. Dito lang yan sa Energy FM. Tutok lang! Energy.